Inihahandog ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Sa mga payapang pakikinig po sa inyong lahat, mga aming namahalay mga taga-subaybay ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Brother Ronnie Aklo po, magandang gabi po sa inyong lahat. Magpalang gabi po sa inyong lahat, mga giliw naming taga-pakinig. Brother Romy po, ABG ng apong mama Kalulus Ryan, Angeles City. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Ako po si Sister Marjorie ng San Rafael, Tarlac City. Muli po ang isang pagbati ng mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga minamahalay mga taga-subaybay ng himpilan ng ating mahal na ina. Ang Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Linggo na naman po ng gabi at muli na naman namin kayong inaanyayahan na kami inyong samahan sa pagtuklas at pag-aaral sa hiwaga at katotohanan ng nakapaloob sa buhay ng tao. Dito po sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Hangad po ng programa nating ito na makapagdulot sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kanawaan tungkol sa ating pagiging isang tunay na tao sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Pangalan ng Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat na kami sa mga sandaling ito ay narito at nagtitipon upang mag-aral tungkol sa kabanalan at ito'y aming pagsumikapang tahakin sapagkat ito po ang inyong ninanais para sa amin. Diyos naming mahabagin, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang mga pagkakasala, mga pagkakamali at pagkukulang sa pagsunod, pagtupad at pagganap sa inyong banal na kalooban. Tunay po, Panginoon, na hindi madali ang magpakabanal sapagkat kami po bilang mga tao ay puno ng mga kahinaan. Subalit sa tulong po ng inyong mga biyaya at patuloy na pag-ibig sa amin, kami po ay umaasa na kami sa landas ng kaganapan ay makararating sa inyo. Sa inyo na siyang dapat naming maging sentro ng aming mga hangarin sa buhay sapagkat ito rin po ang ibig ninyong gawin namin. Nawa, Panginoon at aming Diyos, kayo po ang manguna sa aming itinatahak na landas sa ngalan ng Radyo Maria upang kami ay makapaglingkod ng ganap sa aming kapwa nang naaayon sa inyong banal na kalooban. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoon Jesucristo na asama niyo at kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal namin inang Birheng Imakulada Concepcion, patron ng Pilipinas, ipanalangin niyo po kami. Sa pangalan ng Diyos, Ama, Diyos, Anak, at Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ang mga programa ng ating himpilang Radyo Maria ay maaari rin po nating mapakinggan sa mga karatig probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live audio streaming ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radyo Maria sa www.radyomaria.org. Muli po ang pagpupugay sa inyo, mga minamahalay, mga taga-subaybay ng himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Ng mabiyayang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang muli ang inyong mga lingkod sa impapawid, Brother Ronnie Aklo po, Sister Marjorie at Brother Romy na muli pong nag-aanyaya na tayo po'y magsama-sama sa atin pong isang oras ng
pagtalakay sa ating pampaksa. Dito po sa programa, ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko ang tunay na buhay maka Diyos. Ang ating pong programang ito na bibigay po at nagtuturo po sa atin kung paano po natin mabibigyan ng, o matutuklasan ang kahiwagaan ng ating mga dakilang hangarin kung atin pong lalakbayin ang ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko. Sa pamamagitan po ng programang nagbubukas po sa kahiwagaan natin bilang mga binyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At sa gabi pong ito, muli isang panibagong paksa po ang aming pong iahapag sa inyong mga tahanan. Ito po yung pamamagitan nating Move Entirely by God. Pero bago po ito, mga pinamalay mga tagasubaybay, baliktarin nga natin yung nakaraan nating paksa, Sister Marjorie. Ano bang paksa natin nun? Ayun, yung ignorance and errors of faith po. No, na kung saan ay patatagin po natin ang ating pananampalataya, no, mamuhay po tayo sa daan ng ating Panginoong Hesukristo, sa tulong ng mga sakramento po ng ating inang simbahan. Sabi ito nga, bakit kailangan nating mag-aral, Brother Romy? Upang hindi po tayo maging mangmang po sa ating pananampalataya. Para hindi po tayo kagad tayo maligaw sa ating pananampalataya. Hindi tayo basta na lamang madaling mahikayat. Oo, mahikayat. Ano mga maling aral, ano? Aral. Maling paniniwala. Maling paliwanag, ano po? Apo. At tayo, ang napapahamak po sa atin din yung ating kaluluwa. Mm-mm. Kaya dito po sa ating panibagong paksa, ito yung Move Entirely by God. Ito'y sa Tagalog, sa kabuuan ito ay pinagagalaw ng Diyos. Ano ba yung paano ba ang pagpapagalaw ng Diyos sa ating pananampalataya? Kasi yan po yung kinagugutuman ng ano eh, kinauuhawan ng mga tao na sila eh pagalawit, pakilusi ng Diyos sa kanilang kabuuan. Kaya lang, iniisip nila, yung pagpapagalaw at pagpapakilos ng Diyos, eh, masarap. Di po ba? Mm-mm. So, maganda. Yung po ang naiintindihan ng tao na pag sa Diyos, ilagi na lang masarap. Magtakbo ng buhay. Eh, hindi naman po ganun. Dahil ang ating Panginoon Jesucristo, alam naman natin naging buhay ng ating Panginoon Jesucristo dito sa lupa, ano po? Eh, hindi naman masarap ang buhay na rito. Pagpula nga po ng isilang siya, eh, pinagbunti siya hanggang isilang siya, hanggang sa siya ay mamatay, hindi po naman masarap ang naging buhay ng ating Panginoong Kristo. Pero sabi nga po, hindi naman po hinahangad na maging ganun tayo at ipapako tayo sa krus. Dapat na ipanganak pa sa mga sabsaban. Ano po. Hindi naman ganun. Ano po. Kundi taglay na po natin sa puso yung tinatawag nating karukhaan. Kahit na meron po tayong sinasabi sa buhay, sabing ganun, eh, taglayin po natin yung isang pusong may hangarin sa karukhaan. Isang pusong dukha. Ano po? Para kahit na meron po tayo, eh, hindi po tayo nagiging palalo, nagiging mayabang sa buhay po natin. Ano po? At ito po ang pinaka pagkakataon para ang Diyos ay manaog sa atin at tayo po ay pagalawin ng Diyos. Paano masabi niya? Ang sino mang nagpapakataas ay ibababa at ang sino mang nagpapakababa ay isang itataas. Ayan, yan po yung ano ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa ating pong paksa ng ito na pagpapakilos ng Diyos sa kanyang kabuuan, atin pong tingnan ang ating pananampalataya na kinabibilangan. Ayan. Sister Marjorie, di po ba tayo ay saan tayo napapabilang? Anong reliyon? Reliyon po ng Katoliko. O, Katoliko. Holy Catholic. One true Holy Catholic and Apostolic Church. Diyan po tayo. Napapabilang. Mm-mm. Sabi, paano ba natin mapapatunayan na ang ating kinabibilangang pananampalataya ay pinakikilos ng Diyos sa kanyang kabuuan? Brother Romy, ito si Brother Romy, maraming ano to eh, dahil ito talagang ano to sa ano eh,
sa pagpapakilos eh. Papakilos. Hindi mo ba? Laging kilos po ng kilos to eh. Pag pumasyal po kayo ng Apo na Angeles, makikita nyo lang kilos ng kilos to rin sa Apo Shrine. Eh po yan, oh, yung simbahan natin, di ba? Opo, simbahan. Gumagalaw ka sa loob ng hindi mo kagustuhan. Hmm. Kundi yun ay kagustuhan na nakapaloob sa simbahan. O, kamukha na lang po yung ano, yung Apo Shrine na kinabibilangan nyo. Dati ano po ba yun? Hindi naman ganun ka... Hindi po. Dati po siya isa lang siyang kapilya. Hmm. Simpleng kapilya. Hmm. Na puntahan lang ng tao, wala kang maririnig na misa, wala kang maririnig na mga awit ng mga papuri, ganun. Basta ang tao, pupunta lang doon, oh. Pupunta lang doon. Isisindi na kandila, okay na, no? Tapos, nakakaramdam mo sila, no? May nararamdaman sila. May nararamdaman sila, yun, di ba? Pag humahaplos sila, yung may nararamdaman, takay ba silang nararamdaman sa kanilang sarili? Kumbaga ano yun, di ba? Dati isang, ano lang, kapilya na meron nandun yung, ano, yung Santo Inchero. Oo. Di ba may Santo Inchero? Santo Sepulcro. Santo Inchero. Inchero, di ba? Bangkay, di ba? Yung pong imahe ng Panginoon nating nakahimlay. Nakahimlay, di ba? O, tapos, hahawak lang doon. Hahawak lang doon. Mga tao, pipila po, tapos hahapos sila doon. Meron na silang, may kakaiba silang nararamdaman. Dinadayo, no? Oo, dinadayo po. Dinadayo ng tao. Kaya naman, sa pagkilos ng simbahan, ano nangyari doon? Naging shrine siya, ano, di ba? Yan po, kalaunan po, dahil napapabayaan na talaga nung... Kasi po, ano po yun eh, private, parang private ano po siya eh. O dahil yumaon na rin po yung mga matatanda na talagang nangangasiwa ron, ay wala na po mga ngasiwa. So, inalok na po sa simbahan ng nakasasakop na parish noon. Kaya ganun po na napunta sa parish noon yung apo, hindi apong mama kalulu. Tapos nung, kaya nga po naging shrine siya dahil nagkaroon po ng mga testament, no, documentaries, ganun. Kaya ganun po na naging ano siya. Naging shrine. Sa pangunguna po ni Among Bishop Ambo David. Kaya ngayon, nakita natin isang simbahan na, isa siyang simbahan na formal na talagang nandun sinasagawa yung Santa Misa. No? Ngayon po talagang napakaayos na. Oo. Nasa sa ayos na po ang lahat. Hindi pares po noon na ang tao, labas-pasok. Minsan nga, napasal nga ako noon minsan eh. Dun sa lugar na yun, nakita ko, talagang kala mo anong, ang pagkakadisenyo niya. Para siyang luma, pero bago. Bago. No? Lumang simbahan, pero bago. Antique type po. Antique type ng dating niya. Mm-hmm. Yun ang sinasabi natin, di ba, na pagkilos ng simbahan, ng Diyos sa atin, sa simbahan. Mm-hmm. Na paano itong nagkakaroon ng pag-unlad. Ang titignan nga po natin, no? Sa katuruan nga po ng ating inasimbahan, laging pinapahayag nga yan ng ating inasimbahan, na yung pag-iral, diba, nung katawang mistiko ng ating Panginoon. Ano po yung mga yung katawang mistiko ng ating Panginoon? Tayo, diba? Ng mga mananampalataya. Tayo na bumubuo ng simbahan, ang kabuuan, diba, ng katawang mistiko, diba, simbahan. Yan yung sabi nga, diyan natin makikita kung paano pinakikilos ng Diyos sa kanyang kabuuan ng inang simbahan. Kaya hanggang sa ngayon, nakita natin, 2,000 taon na ang nakalilipas, magmula nang ito po ay tinatag nga ng mga apostol, na siya ay nagpapatuloy na umiiral sa mundo. Hindi siya nagiba, hindi siya nasira, hindi siya nawasak ng iba't ibang uri ng mga pagsubok. Hindi po ba? Kasi kung tutuusin, di ba, sa panahon pa lang ng mga apostol, bago pa lang sisimula, si San Pablo pa nga, isa sa mga umuusig niya, di ba? Eh, pero makita natin na pwating pagninilayang mabuti, di po ba? Yung katapangan ng mga Kristiyano nung araw. Ewan ko lang kung sa panahon natin ito yung mangyayari, di ba? Di ba yung bawat Kristiyano, noon, pag nahuli ka,
alam mo na pupuntahan mo eh. Mm-hmm. Kung hindi ka pupugutan, di papaakong sa cross, pakakain ka ba sa leon eh. Mm-hmm. Di mo ba? Yeah, kung ating nga pong pagninilayang mabuti, di ba? Kung saan kumuha, di ba, ng lakas ng loob, di ba, yung mga mananampalataya ng mga unang Kristiyano noon, di ba, sa ating inang simbahan, para sila ay makapanatili na hindi matakot sa mangyayari sa kanila. Kaya nga po sa ating pong pagtatanggol sa ating inang simbahan, di ba, na ito nga ay isang simbahang tinatag hindi ng tao, kundi ng Diyos mismo sa kanyang sarili. Kaya ito ay kumikilos, o ito'y pinakikilos ng Diyos sa kanyang kabuuan. Kaya yung ating pong inang simbahan, 2,000 mahigit ng taon na nakakalipas, ito ay patuloy na nakatayo at patuloy na umiiral. Kaya marami nga po ang tumutulig sa kanya, pero makikita po natin na siya ay hindi nag-iba. Simula't simula pa. At hanggang sa panahon natin ngayon, di ba? Ang atin pong inang simbahan ay patuloy na pinakikilos ng Diyos sa kanyang kabuuan, sapagkat tayo mismo, ayan, nandito tayo isinilang sa pananampalatayang to, ano? Na pananampalatayang binibigay sa atin ng pag-asa ng muling pagkabuhay. Kaya naman dito po sa pananampalatayang Kristiyano-Katoliko na to, dito nga po nabubuo o nakikita ang pinaka-ubod nito, yung mystical life o yung buhay maka-Diyos, sapagkat ito ay mystical body of Christ, no? Ang kabuuan ng buhay na ito ay meron pong isang nakapalaman na uri ng buhay na siyang dakilang karangalan ng bawat Kristiyano na napapabilang po rito. Kaya dahil nga lamang po at tayo po ay hindi masyadong pamilyar pa sa atin pong kinabibilangang pananampalataya, mga minamahalay, mga taga-subaybay. Kaya kung minsan nga po, atin pong pagnilayan, bakit po merong nagpapare? Mm-mm. Hindi mo ba? Mm-mm. Bakit merong nagmamadre? Mm-mm. Gusto ba nila yan? Hindi po nila gusto yan. Ano po? Kamay ng Diyos. Yan ay isang ano, yan ay isang buhay na himala. Mm-mm. Ng kung paano pinagagalaw ng Diyos ang kanyang simbahan sa kanyang kabuuan. Yan. Yata madali maging pare. Opo. Yung mong kondisyon sa'yo, hindi ka mag-aasawa. No? Iyalay mo buong panahon mo sa Diyos. Ikaw madre, ganun din. No? Iaalay mo ang iyong buong buhay sa Diyos sa pamagitan ng isang bukasyon, di po ba? Ayan, bukasyon ng ano ba yan? Celibacy? Apo, celibacy. Iaalay mo sarili mo doon. Kaya, isang napakalaking katanungan, di ba? Bakit meron pang nagpapare? Saan ang gagaling ang ano na yan, ang kapangyarihan na yan para umusbong, di ba? Magsilitaw pa sila. Kaya nga, dinadala, haminga natin Panginoon sa Kristo, manalangin kayo sa, ano? Sa Panginoon ng Ani. Na magpadala ng maraming manggagawa. Yan. Sapagkat marami ang aanihin, so konti ang mga manggagawa. At totoo naman po yan, ano po, mga minamahal ng mga taga-subaybay na sa panahon nga po natin, lalo sigit sa panahon po ngayon, ano po, nako, napakahirap na po na isang milagro na po talaga na meron pong magpapari pa ngayon sa panahon natin ngayon. Dahil po sa nakikita nating kakaibang takbo ng mundo. Mundo, kumbaga po, bukas na bukas ang bunganga ng impyerno para ang lahat pumasok sa pamagitan ng magagandang paraan na pinakikita niyo at panlalansin ng daigdig po sa atin. Mm-mm. Ano po? Napakalaking milagro po. Kaya kung makakita nga po tayo ng milagro na tayo po pinagagalaw ng Diyos ang ating inang simbahan, siguro magpunta na po tayo sa mga makikita po natin yung mga seminarista. Mm-mm. Na naandyan. Kaya nga po pag nakakita po ako ng mga seminarista, hanga po ako sa
kanila pong dakilang hangarin na minsan din po naman kasi naging hangarin din natin, di ba, Brother Romy? Apo. Kaya lang di tayo na niloob na mapunta dyan sa bukasyon na yan, no? Bukasyon, sa pagiging ano tayo napunta, eh. Ano ba tawag sa atin, mga laiko? Mm-hmm. No? Ibang kaparaanan pala ng pag-servisyo. Hindi tayo sa silibato napunta, ano po? Pero minsan, naging hangarin din ang bawat isa naman sa atin na maging ganon, no? Kaya tayo po ay nagbibigay pugay, ano po, sa mga seminarista po natin na siyang maghahawak ng mga katungkulan ng ating inang simbahan na pinagagalaw ng Diyos. At sila na nga po ang buhay na halimbawa kung paanong pinakikilos ng Diyos ang kanyang simbahang itinatag sa kanyang kabuuan. Ipapatuloy po natin to, bigyan na po muna natin ang paalala ng ating Pinang. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Pilipino. Alagad ng Diyos, pinili ni Kristo, hinirang para sa bayan ng Diyos, pari magpakailanman, paring Pilipino. Tunghayan ang buhay ng mga pari, pakinggan ang kanilang mga kwento at alamin ang kanilang patuloy na pagtugon sa tawag ng buhay paglilingkod. Paring Pilipino, tuwing araw ng Martes ganap na alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lamang sa Himpilang Radyo Maria. Nagbabalik po ang tunay na buhay maka-Diyos at kay patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, Bringing Christ into your home. Ayan, kamukha po nito, ano po, yung pagpapakilos naman ng Diyos sa individual, sa bawat isa sa atin. Ayan. Sa inyo pong mga obserbasyon, yan, Sister Marjorie, ayan. Nakakita ka ba ng, may napapansin ka ba kung paano gumagalaw ang Diyos sa bawat isa, sa mga mananampalataya? Meron yan, di ba? May napapansin kayo dyan, di ba? Yung si manager ko lang po na may sakit po, na hindi po niya iniinday yung pansarili po niya, bagkus mas inilalaan pa po niya yung sarili niya sa pagsiservisyo po sa ibang tao, ganyan. Hindi po siya yung tipo na may sakit, di ba po, yung iba may sakit ako, gusto ko na lang, parang kinikimkim na po nila, bakit kinikwestiyon na nila yung Diyos, bakit ganun na sila yung binigyan pa ng ganung karamdaman, ganyan. Pero makikita mo po sa kanya na nandun pa rin po yung fighting spirit niya, na nananampalataya pa rin po siya sa ating Panginoong Diyos. Ganun. Yeah, kasi siya nga yan, yung pagiging ano nga niya, parte ng katawan, di ba? Opo. Ng simbahan. Mm-mm. Kung sinasabi mo yung pinaka-boss niyo ba sa ano? Opo. Oh, yun. Kasi siya, isa siyang, yun nga yung pagiging bahagi natin, eh. Mm-mm. Nating lahat sa iisang simbahan. Mm-hmm. Sa pagiging katawang mistiko ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga itong, yung bawat isa sa atin, di ba, kahit na merong, sabi nga, nararamdaman, basta't ikaw ay nasa kabuuan ng simbahan, ba? Ano man yang hindi papansinin mo yung karamdaman, eh, kasi nasa simbahan ka, eh. Hindi siya isang hadlang para sa gawa mo yung... Pero kung lalabas ka diyan sa simbahan, wala kang pakialam. Sa iba, di ba? Eh, may sakit ako, wala akong pakialam sa inyo, di ba? Pero yun na nga po, kapag ka tayo po natututong magsakripisyo, magpabaya at magparaya, ano po, nang sa kabila ng tayo po, mga po, mayroong nararamdaman, nakakayanan po natin, at tayo po ay nasa pagsiservisyo sa ating kapwa, sa Diyos, tinitiis natin lahat, yan po yung kabuuan ng ating pagiging isang simbahan, ano po, o pagiging bahagi po natin sa simbahan, na kung saan sinasabi nga pong tayo, sa individual natin dyan, pinagagalaw ng Diyos, pinakikilos po tayo. Para maging isang parte ng simbahan. Magkakatawang mistiko ni Kristo. Sabi nga, kung tayo
isang bahagi ng katawang mistiko ni Kristo, bahala na po kung saan tayo pupuesto dyan. Meron pa nga ako narinig na ano, yung kwento ng pare, di ba? Ang pinaka-party niya eh, yung ano, yung labasan ng ano, ng dumi ng tao. Mm-hmm. No, pero pinaka-importante siya. Di ba? Opo. O, pero kung tingnan, pinaka-mababang uri na po yun, di ba? Ng pagiging party mo sa katawang mistiko ng ating Panginoon, di ba? O, sabi nga niya, o subukan mong sarhan yung puwit mo, saan lalabas yung dumi mo? Wala. O, kaya ganun kahalaga yung butas na yun na parte ng katawan mo. Nakakatuwa yung kwento ni ano, ni... si ano pala, yung bishop. Retired, no? Si ano? Ano bang tawag sa... si Bacani? Emeritus. Emeritus. Bishop Bacani. Siya nagkwento nun. Nagbigay siya ng ano, sa recollection. Nagre-recollection kami na sa ano. Opo. Simbahan ng Balakat. Kasi mystical body of Christ ang topic niya. Naibigay ka, tawa. Anong part eh? O, tuntua ako na sa... Tsaka maganda pa pagkaka-deliver niya. Eh. Opo. Nakakatuwa. O. Ayun, kumbaga yun, yan, nakikita natin kung yung party natin, di ba, gano'n man ka sa mamtayong bahagi ng buhay natin, sa pinakamababa man tayong kalalagayan ng pagiging bahagi natin sa simbahan, ayos lang po yan, basta tayo po takapalob sa simbahan. Pero ang tanong po, paano po ba natin malalaman tayo po eh bahagi talaga ng simbahan? Yung mga Brother Romy. Siyempre, dapat tayo eh nakikipag-ugnayan sa simbahan, di ba? Umugnayan tayo sa simbahan, di ba? Sumusunod tayo sa mga alituntun ng simbahan, mga obligasyon, di ba? Na dapat natin gawin sa simbahan. Unang-una na nga po yan, yung pagsisimba. Di ba? Na minsan, na ipagpapalit po natin sa mga bagay-bagay na nakakapagpasaya sa atin. Mm-hmm. Na kung minsan, pwede namang iwasan, di ba? Pero, sabi nga po, dahil malakas ang hatak ng daigdig, eh nakakaalamimis po natin yung pag-aatendang misa. Ayun po yun, yung magkaroon po tayo ng pakikipag-ugnayan sa atin pong inang simbahan sa pagdalo ng Santa Misa at yung pagiging aktibo natin sa mga sakramento ng ating inang simbahan. Lalo higit sa mga obligasyon po natin. Kasi tayo pong mga mananampalataya, may mga obligasyon po tayo sa ating inang simbahan na hindi po natin nalalaman siguro sa ngayon. Magbigay ka nga, Brother Romy, ng isang halimbawa natin na obligasyon sa simbahan para sa ating tagapakinig. Oo, obligasyon natin sa simbahan po tulad ng halimbawa po ng... Pagdalo ng Santa Misa. Oo, maliban po doon sa Santa Misa. Talagang kailangan natin, pag-araw na linggo yun eh. Yan po isang ano yan eh. Pag-aabuloy. Tithing. Mga... Obligasyon. Pagbibigay ng... Hindi na nga ika po yung binibigay natin eh. Pag-aabuloy. Akala po ba natin, hindi po natin obligasyon mag-abuloy. Eh, pag-aabuloy po eh, ano po yan? Nakasulat po yan eh. Oo, malaking bagay pong isang bahagi po natin yung pag-aabuloy. Huwag po tayo maging maramot. Ano po, sa ating mga pera, sa ating mga kinikita sa araw-araw. Magbigay po tayo para sa Diyos sa pamamagitan ng material na bagay na yan. Yan nga po ay material na bagay, pero yan po ay naipapahatid po natin para sa kaharian ng langit yan. Hindi kung atin pong aalalahanin eh, yung ang ating Panginoon nakaupo sa templo noon, nasa templo at nanonood sa mga naglalagay ng ano, nagbibigay ng abuloy. Hindi po ba? Yung iba, lalaki magbigay. Mayaman eh. Eh ngayon, dumating yung balong babae. Akalain niyo po yung balo. O ibig sabihin, pagka mga balong babae ng mga nakaraang panahon, eh, kawawa po yung mga ganon. Pero pumupunta po sa templo yon at nagbigay siya ng 2 kusing. Kasi, obligasyon niya yun eh. Diba?
obligasyon ng baba ng bawat isa na magbigay ng abuloy. Kaya nagbigay eh siyempre wala naman siyang maibigay na malaki. Pero obligasyon, no? O kaya naman binigay niya yung dalawang kusin, yung talaga lang ang kaya eh. At least buong puso naman yung binigay yung dalawang kusin niya. Kaya sabi ng Panginoon, siya ay naghulog ng buo niyang kabuhayan, di ba? Sa dahil nakita ng Panginoon yung loob ng babaeng balo kung paano ibinigay ng buo yung dalawang kusing sa kabila ng kanyang pagdarahok. Yan. Yan po yung mga obligasyon po natin. Yan po yan ay mga halimbawa po yan, mga minamahal ng mga taga-subaybay na maaaring siguro hindi po natin alam. Ano po? Ako minsan kasi, pupunta na lang tayo ng ano, pupunta lang po tayo ng simbahan. Yan, magsisimba kung kailan tayo hihingan. Ano po? Yung pang-obligasyon po, meron pa. Ah, po. Yung pong pagtugon. Opo, sa panawagan. Hindi po, yung mga simba, yung pagkayong tugunan po, na kinakailangan, sumagot tayo. Ah, oo, yung mga response, no? Oo. Opo. Mag-response tayo. Opo. Hindi yung nandun ka na lang, tahimik, nakatayo ka lang. Opo, yung mga iba. Kailangan mong tumugon, di ka naman tumutugon, no? Hindi kasi talaga natin tumugon. Kakanta na lang. O kaya, bibigkas ng dasal. Hindi pa nagdadasal. Hindi, ibig sabihin, nasa loob po tayo ng literal na simbahan, pero hindi po tayo nagsisimba. Ano po? Nasa loob lang tayo ng literal na simbahan. Eh dapat talaga, pag pumasok po tayo sa simbahan, eh, talaga nandun tayo sa loob. At sumasabay tayo sa mga dapat nating ano ron, dapat na, mga obligasyon natin na dapat nating sabayan doon. Sabayan, no? Tulad ng mga kanta at iba pang mga tugunin. Ayan po yung ating mga obligasyon. At makikita nga po natin na diyan po natin makikita na tayo po eh pinagagalaw ng Diyos bilang bahagi ng kanyang simbahan. Yan, sa mga pagtugon po natin, sa mga obligasyon po natin. Kaya ang simbahan po natin, huwag din pong pagmamasdan, tuloy-tuloy nga po yung pagpapakilos ng Diyos dito at hindi napuputol. Kaya sa iba pang, sabi nga po, kahit tulad na tayo sa ibabaw ng mundo, tayong mga tao ngayon, magpapatuloy pa po yan sapagkat makikita nga po natin na hindi iniwan ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang simbahan itinatag, kundi ito'y patuloy na umiiral. Dahil makikita din po naman natin ang mga buhay na himala ng pagpapadala po ng mga taong kakatawan ng mamumunong sa ating inasimbahan. Yan, katuloy nga po ng mga tinatawag sa pagpapari, pagmamadre, at iba pang mga bukasyon na nakapalo po sa ating inasimbahan. At isa na po maaari tayo dyan sa mga tinatawagan, sa mga sandalang ito para maging bahagi po ng simbahang pagagalawin ng Diyos. Isa na po tayo doon. Magbabalik po tayo, bigyang daan po muna natin muli ang paalala ng ating himpilan. The destiny of the world is determined less by the battles that are lost and won than by the stories it loves and believes in. Harold Goddard. My dear friends, welcome to Stories to Live By. Open your hearts to the stories that will surely teach and inspire you, stories that will give meaning to our life each day, and stories that you will cherish because they are your own. Only here on Radio Maria, bringing Christ into your home. And here is our story. A veteran supervisor for a building firm was getting more and more irate about building mansions for the rich. So on this particular job, he cut a lot of corners intending by slipshod work to embarrass the owner of the house, as one thing after another would fall apart within a few years.
He used rotten wood, cheap paint, wires which were too thin, wrong cement mixtures, rusty water pipes, and crooked timber. About the time the house was finished, this supervisor was just finishing his building career. He was retiring, being pensioned off. So the company had a small celebration for him and told him that as a parting gift of gratitude, it was giving him the keys to the grand mansion which he had just built. And that is our story to live by, brought to you by Radio Maria, bringing Christ into your home. God bless. Nagbabalik po ang tunay na buhay makadiyos at kay patuloy pa rin sumusubaybay sa himpila ng ating malay na ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. At sa mystical naman pong takbo ng ating buhay, ano po, yung pong pinakamalalim na parte po ng ating pagiging kabahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo, nga pong ating tinatalakay na buhay makadiyos o yung mystical life. Dito na nga po umiiral yung kung nararating ng tao yung tinatawag na pagpapagalaw ng Diyos sa kanyang kabuuan. Ito naman po ay hindi naman nalalayo sa atin pong unang bahagi po ng ating tinatalakay. Ano po? Ito po ay karugtong pa rin po kung paano pagagalawin ng Diyos sa ang isang tao sa mataas na antas ng kanyang pagiging isang mananampalataya o malalim na antas ng kanyang pagiging mananampalataya. Sabi nga po, pagiging isang taong mistiko. Sabi nga po ng ating Panginoon Jesucristo, tayo ay inaanyayahan niya sa kanyang piging. Ano po? At yan na nga po yung pagiging miyembro ng katawan ni Kristo sa mystical na pagpapahayag. Kaya dito po sa aklat na ating pong tinalakay, meron pong mga pamamaraan kung paano po tayo aakyat sa mataas na antas ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Meron po kasing sinasabing kahiwagaan ang takbo ng buhay ng tao, ano po, na nakapalob po sa ating pananampalataya. At ito nga po ating pinagsusumikapan na ating pong ipakita, ano po, at ipahayag sa atin pong mananampalataya para tayo po higit na maghangad ng ang Diyos po ay ating makaisa at tayo po ay kanyang pagalawin sa pamamagitan po ng kanyang kaparaanan. Hayaan niyo pong basahin po natin muna itong bahagi po ng pagpapahayag ng aklat ng buhay makadiyos. Ano po? Let God do all and none shall be left undone. The love and wisdom of divine providence seek only the highest good of everything. The mystic who gives himself completely to God cannot fail to attain his perfection, since in God there is no failure. But the mystic who seeks to unite human operations with the divine operations may fail, for the finite recipient will limit the effects of the infinite giver. Mysticism follows the principle of all or none. One cannot serve God by dictating the manner by which he will please God. God must dictate, and it is by the manner by which man conforms to the divine dictates that he serves God. God must act alone upon the soul, and the soul must do nothing but cooperate. This is not an impersonate action or a kind of puppet show of the soul, but a voluntary surrender and a perfect submission which does not destroy volitional freedom, since it is the individual's own craving what makes him submit his will completely to God. Furthermore, in the divine causation of things, puppetry is meaningless, for all things derive their ultimate movement from God in accordance with the nature with which they were created. Beings which are free are moved by God in a free manner, and the act of voluntarily abandoning one's own liberty
to the very source of freedom is, on the part of the rational creature, the highest of his free acts. Ayan. Yan po yung sinasabi po ng aklat natin na sa pasimula sabi niya, bayaan ninyo ang Diyos lahat ng gumawa at walang bagay na di mangyayari. Ang pag-ibig at karunungan ng poong may kapal ay naghahanap ng pinakamataas na kabutihan sa lahat ng bagay. Ang makadiyos na nag-aalay ng buo niyang sarili sa Diyos ay hindi mabibigo na maabot ang kaganapan. Yayamang sa Diyos ay walang kabiguan. Ayan. So, tayo po ay merong patalagang antas ng buhay sa atin pong pananampalatayang to na maaring marating. Yan nga po yung tayo ay makarating sa tinatawag na buhay mystical o mystical life na doon eh maaari tayo ay pagalawin ng Diyos. At sinasabi rito na hindi tayo ginagawang robot, ano po, paano tayo pagagalawin ng Diyos. Kasi yung sinasabing pagpapagalaw ng Diyos, eh, minsan, sabi nga po, nakakalinlang yan. Ano po, marami pong nalinlang ng salitang yan. Kasi po, ito nga pong, ano, estado ng ikaw ay pagagalawin ng Diyos, marami po ang umangkin yan eh. Ng estadong yan. Kaya minsan, kaya ang iba, napunta sa halip na mystical o supernatural ang narating. Ang narating po, unnatural. Ano po? Minsan nga po, marami po tayong nababalitaan dyan. Ano, sila ay sinasapian ng kung sino-sinong mga espiritu ni ganito. Ganyan. Mm-mm. Ano po? Nasa kanila nakasanib at pinagagalaw sila ni Santo Niño. Ayan po yung mga mystical na buhay na sasabi nga po, pseudo o fake. Ano po? Hindi totoo. Sapagkat kung tayo po ay naghahangad talaga na malaman tong kahulugan ng pagpapagalaw ng Diyos sa buhay ng isang tao, sa pagpapagalaw po sa atin, hindi po ito masasabi nating literal yung Diyos sasanim sa'yo. Hindi po ganun. Hindi po yun ang ibig sabihin ng mystical life na sinasabing union with God, body and soul. Ano po? Hindi po yung ang Diyos darating sa'yo, sasakyan ka ng Diyos. Hindi po ganun. Eh, baka mawasak po tayo pag sinakyan tayo ng Diyos. Ano po? Kundi sa paraan ng maka-espiritong pamumuhay. Doon po tayo pagagalawin ng Diyos. Ano po yan? Paano po yan? Kaya nga po sa buhay po natin, sabi nga po, kailangan po nating magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa ating inang simbahan. Bakit po? Kasi doon po ituturo sa atin ng inang simbahan, doon po tayo natututo ng tinatawag na pagiging isang mabuting tao. Kaya literal po mga bata, importante po yan na ating pong inaakay sa simbahan, bata pa lang sila. Dahil doon po, sa pamamagitan po noon, eh, nahuhubog sila sa pagiging isang tunay, sa pagiging isang mabuting tao. Ano po? At yung mga katangian na yun, ng pagiging isang mabuting tao, yun po yung uunlad sa isip, sa puso at kalooban ng bawat isa. At kapag umunlad na po yun, sabi nga po, itong mga katangian na yun, yung mga katangian, o example lang natin ng mga katangian, na maaaring magpagalaw sa atin para maging mabuting tao tayo, sa umpisa, ano yan? Yung, sa pitong biyaya ng Espiritu Santo, pangunawa, karunungan, ano po? Pag-ibig sa Diyos. O, pag-ibig sa Diyos. Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. O, yung 12 bunga ng Espiritu Santo. Ano yun? Malumanay, pag-ibig, marami po, kabanalan, ano po? Tagan. Yun po yung mga maitatanim po sa atin kung tayo patuloy na nakikipag-ugnayan. Di po ba sa nakipag-ugnayan po sa ating inang simbahan. Mm-mm. Kaya importante po na tayo umaatin ng misa, nakikinig ng humilya, ano po, para yung pong mga katuruan at aral, yun pong makuha po natin. Yan. At sa paglipas ng panahon, sabi nga po, tayo po ay kasabay po natin, ano? Tayo po ay maglalakbay sa buhay natin, marami pong mangyayari. Ano po, sa buhay natin, maraming nangyayari. At dito po, yung mga virtues na yan,
yung mga pang-unawa, mga katatagan, ano po, sa buhay natin na ng positibong biyaya at katangian ibinibigay ng Diyos sa atin, yan po yung na-absorb po ng ating kaluluwa. At kapag dinadatnan po tayo ng mga bagay na madidilim, tulad ng mga sinasabi nga nating pagsubok ng Diyos sa atin kung tayo naglilingkod, at hindi naman mga kalikasan ng pangyayari na dumadaan sa buhay natin, ano po, eh nagagamit po natin yung mga katatagan, kahinahunan, mga katimpian na yan. Yan. Yan yung mga virtues na kailangan nating paunlarin sa ating sarili. At kung bakit sinasabing paano tayo pagagalawin ng Diyos, yan po ang mga magpapagalaw sa atin, yung mga katangian na yan. Si katimpian, si kahinahunan, si pang-unawa, Katsagaan. Ano po? Sila po yung mga virtues na sa atin po. At kapag ito po ay deeply rooted na po sa ating kaluluwa, sa pamamagitan po ng patuloy na pagdidili-dili ng ating isip, puso at kalooban, doon na po tayo automatikong pinakikilos ng mga yan. At kaya sabi nga po, pinakikilos ng Diyos. Mm-hmm. Ano po? Bakit? Kasi po, yan yung mga positibong espiritu ng Diyos. Mm-hmm. Kasi yan po si katimpian, si katatagan, hindi naman po yan sa demonyo. Diba ba? Yan po yung mga pagpapakilos ng Diyos sa atin, kung ito ay malalim lang na itanim sa ating isip, puso at kalooban. Kaya sabi nga po, yung mga santo ng araw, di ba? Sa kabila ng mga pag-uusig, mga banta sa buhay nila, ay mahinahon lang sila. Di ba? Mahinahon lang, matatag. Matatag sila sa mga eksena na dumarating sa kanila. O kahit na nandyan na yung sibat, nandyan na yung espada, sila ay handa. Sila ay hindi natitinag sa katatagan. Bakit? Kasi malalim na yung pagkakatanim o pagkakaugat ng mga katangian ng Espiritu Santo na itinayo sa kanilang isip, puso at kalooban. Yan po yun. Ano po? Kaya ang isang tao, kapag wala po ang kanyang katatagan, dali pong magalit yan. Ma'am? Yan po eh, walang katimpian. Walang kahinahunan. Kaya ito pong mga katangian na to, kung tawagin po yan, mga apostolic seal o selyo apostolika. Hindi ka pwedeng maging apostol ng ating mahal na ina at ng ating Panginoong Jesucristo kung hindi ka wala kang katimpian. Wala kang katatagan. Wala kang katarungan. Pangunawa. Katsagaan. Wala kang katsagaan. Higit sa lahat, yung kainahunan. Ayan. Wala ka yan, hindi po tayo pwedeng kumilos na alagad ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating mahal na ina. Kaya sa ating pong buhay, sa pang-araw-araw, mga minamahal mga taga-subaybay, hangarin po nating pakilusin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga biyayang yan, ng mga katangian na yan. Yun na lang, yung lima na yun, diba? Yung apat na yun, katimpian, katatagan, katarungan, katsagaan, at nakapadlak ng kahinahunan. Yan po yung tatlong apat na bakod para yung ating kapayapaan sa ating mga puso, isip, puso at kalooban, huwag pong makalipad. Ano po? Siya po ay laging naandyan. Kasi kung masisira na po yung katatagan natin, masisira, mababali na po yung katimpian natin, mawawala na po sa atin yung kapayapaan, lilipad na po yan. Mm-mm. Kaya, yan po, yan, ano po. Sa atin, sa kabuuan po ng ating inang simbahan, dyan po naghahari ang kapayapaan. Kaya nga po, tingnan po natin, nagpapatuloy po ang ating inang simbahan. Kaya tayo, kung nais po natin makapagpatuloy din sa ating paglalakbay, at tayo sakupin ng Diyos, sabi nga po, yung topic natin nakaraan, surrender to God. Complete surrender to God. No? Ibibigay po sa atin ng Diyos sa ating pagsuko ay yung kapayapaan. At yan nga po yung ating taglay-taglay na sumakop sa atin, yung kapayapaan na yan. At hayaan natin ang kapayapaan, sakupin tayo at pagharian tayo, ano po, ng kapayapaan. At yan nga po, nakabakod sa apat na selyo ng katimpian, katatagan, katarungan, at katsagaan.
Yan po yung nagpapatatag sa atin at nagpapakilos sa atin sa kabuuan ang pagpapakilos ng Diyos sa tao. At amin po kayo inaanyayahan sa aming Facebook page. Paki-search lamang po, Mysticismo. Paki-like po ito at inyo na po makikita ang aming mga paksa. Gawin din po sa youtube.com, paki-search lamang po ang title ng aming paksa, Moved Entirely by God, at inyo na po mapapakinggan. At amin po kayong inaanyayahan na makibahagi po sa at suportahan ang Marathon 2018 mula May 1 to 31 na sa layuning nito'y makatulong tayo sa na magtayo ng Radio Maria Station po sa Iraq para po sa mga kapatid po natin Kristiyano doon. At sa pagtatapos po ng aming programa ay muli po namin kayong inaanyayahan na patuloy pong sumubaybay at makinig sa susunod na programa dito pa rin po sa Himpilan ng Mahal na Ina, ang Radio Maria. At ang ating pong pangwakas na panalangin, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We thank you, Holy Mother of the Word, for the precious gift of Radio Maria, which you've put in our hands so that it may bear fruits. Teach us each day, O handmaid of the Lord, to serve with humility and perseverance, with courage and fidelity, responding generously to your heart's desire. O Queen of Radio Maria, help us become apostles of your love. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. At ang aming pong pagpapahatid ng pasasalamat sa lahat ng mga tumutulong po at sumusuporta sa mga programa po ng Himpilan ng ating Mahal na Ina, ang Radyo Maria. Maraming salamat po sa inyong lahat. At muli po sa kabuuan po ng programang Mysticismo, ito po muli si Brother Ronnie Aklo. Brother Rami po. At Sister Marjorie po. Na pansamantalang nagpapaalam at muli nagpapasalamat sa inyong pakikinig dito po sa programang ang Mysticismo, ang tunay na buhay maka-Diyos. Dito po sa Himpilan ng ating Mahal na Ina, ang Radyo Maria, bring Christ into your home. Sumayin niyo po lahat ang kapayapaan. At sumayin niyo rin.